Totoo ba na ang itim na bato sa Kaaba ng Islam ay isang bulalakaw? O mayroon itong misteryosong pinagmulan? Halos 2 bilyong mga Muslim ang kumikilala sa Kaaba bilang isa sa pinakasagradong monumento ng Islam. Nakatayo sa gitna ng Grand Mosque sa Mecca, kanlura ng bansang Saudi Arabia, kung saan nasa loob nito ang mahiwagang itim na bato. Ang bawat Muslim sa iba't ibang dako ng daigdig ay mayroong obligasyon na gampanan ang pagbisita sa Kaaba kahit isang beses sa buhay ng mga nito upang hagkan o masilayan ang sagradong bato. Ito nga ba ay isang ordinaryong bato lamang? Ang tanong, totoo ba? Ano ang misteryo ng itim na bato? Ayon sa Inside Saudi, pinaniniwalaan na ang itim na bato ay mula kay Allah o ang Diyos na lumikha ng lahat. At pagdating ng kanyang paghukom, ito ay mayroong gagampan ng mahalagang bahagi para sa lahat ng mga Muslim sa daigdig. Bukod doon, ang paglibot sa Kaaba ay ang nakagawian na ng mga unang Muslim na sumunod sa propeta ng Islam. Ang ulat sa Arab News na ang propetang si Ibrahim o Abraham at ang kanyang anak na si Ishmael ang nagtayo ng Kaaba bilang lugar ng pagsamba. Ayon sa pahayag, hinahagkan ang itim na bato hindi upang sambahin, ngunit bilang paggalang sa paniniwala na ito ay pinadala sa anghel na Gabriel mula sa langit para sa mga Muslim. Ito ay dating kulay puti, ngunit dahil sa kasamaan ng sanlibutan, ito ay naging kulay itim. Ang Kaaba, nangangahulugang cube, ay tinuturing na pinakamatandang mosque sa buong mundo. Ito ay may taas na 50 piye at mga 40 piye kalapad. Nakabalot ito sa itim na tela na may gintong dekorasyon sa palibot nito. Ang gintong pinto ay matatagpuan sa timog silangan ng Kaaba. Ang loob ay gawa sa marmol na may 3 poste. Ang sabi sa alarbiya.net na taon-taon ang mga Muslim sa iba't ibang dako ng daigdig ay bumibisita sa Kaaba sa Mecca upang gampanan ng Hajj o Umrah. Noong una, ang itim na bato ay isang buong bato. Ngunit ngayon, ito ay pira-piraso na lamang. Dahil ayon sa pahayag, ito ay tinangay ng mga Quarmatians noong mga taong 339. Dinala ito sa Al-Hasa at sa bansang Iraq kung saan ito tuloy ang nahati sa maliliit na piraso. Ngayon makikita na ang mga bato ay pinoprotektahan ng isang panuklob na pilak. Ang Mecca ay pinaniniwalaan na ang lugar na pinagtagpuan ni Adan at Eva. Ayon sa paniniwala sa Islam, noong nagkasala ang dalawa sa langit, ang mga ito ay pinalayas at pinapunta sa ibabaw ng daigdig. Si Adan ay bumaba sa malayong silangan at si Eva naman sa gitnang silangan. Pagkatapos ng maraming taong paghahanap ni Adan kay Eva, nagtagpo ang dalawa sa ibabaw ng bulubundukin ng Arafat. Dito din sa lugar itinayo ni Abraham kasama ang anak nitong si Ishmael ang Kaaba, ang kauna-unahang sambahan sa nag-iisang Diyos.
dahil sa pagkilala sa ginawa ni Abraham, gumawa rin ng Diyos ng Kaaba sa langit para naman sa mga anghel na sumasamba sa Panginoon. Upang matapos ang paggawa nito ni Abraham, kinailangan pa ng isang bato. Kaya pinadala ang anghel na si Gabriel upang dalhin ang puting bato mula sa langit na ilalagay sa Kaaba upang matapos ang paggawa nito. Subalit paglipas ng maraming panahon, ang Kaaba at ang Mecca sa Saudi Arabia ay napalibutan ng mga pagano. Kaya ang pagsamba sa tunay na Diyos ay naglaho ng maraming taon. Hanggang sa dumating ang propeta ng Islam na si Muhammad na nagtaguyod muli sa Kaaba at sa pagsamba sa nag-iisang Allah ng kalangitan. Ayon sa Makkah, Madina, sinunog ang Kaaba noong inatake ang Mecca ng mga sundalo ng Umayyad mga taong 683 AD. At ito ay naibalik din naman sa Saudi Arabia paglipas ng ilang mga taon. Kaya ang pagdarasal ng mga Muslim araw-araw ay nakaharap sa direksyon ng Mecca sa Saudi Arabia, paggalang sa Kaaba at sa itim na bato. Ang pagbisita sa lugar ng Mecca ay isa sa pinakamahalagang obligasyon sa Islam o ang tinaguriang Five Pillars of Islam. Pagdating sa lugar ng Mecca, ang mga naniniwala ay lumalahok sa ritual na tinatawag na tawaf, ang pag-ikot sa Kaaba ng 7 beses habang nagdarasal. Ayon sa Ancient Origins, walang pag-aaral sa Agham ang pinahihintulutan upang mabatid kung anong klase ng bato ang nasa Kaaba. Mayroong nagsasabi na ang itim na bato ay mula sa ibang planeta. Mayroon namang naniniwala na ito ay mula sa isang kometa na bumagsak sa daigdig bago pa man dumating ang mga Muslim sa Mecca. Ano man ang katotohanan hinggil dito, ito ay isa sa pinakasagradong bagay na kinikilala ng halos 2 bilyong Muslim sa buong mundo. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang Kaaba sa gitna ng Grand Mosque, kanluran ng bansang Saudi Arabia, kung saan nasa loob nito ang mahiwagang itim na bato. Ang lahat ng Muslim ay mayroong obligasyon na gampanan ang pagbisita sa Kaaba kahit isang beses sa buong buhay ng mga nito. Ito nga ba ay isang ordinaryong bato lamang o isang kometa mula sa ibang planeta o marahil mula sa langit? Mayroong mga naniniwala at mayroong di namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?